Yun nga pala, no? Magluluto to ay nasinigang. Yan yung panahog natin, no? Sibuyas, kamatis, sinigang mix, tapos may petsay. So ngayon, pinapakaluan ko na yung ano, yung baboy natin. Kung mapapansin nyo, hindi ganong taba kasi para naman makain ako, di ba? Ipe-pressure cooker natin yan ng 12 minutes. O, di ba? Tapos nilagyan ko na rin pala ng asin para kumapit na yung lasa. Tapos sinabay ko na rin pala yung sibuyas sa kamatis. Nang sa ganun eh, maghalo-halo na. Ngayon, kumukulo na. Ngayon, tatanggalin ko yung pressure para ma-check ko. O yan, tingnan nyo naman yung sabaw, di ba? Magka-orange-orange na. Tapos, nilagyan ko ng konting tubig pa para nang sa ganun, hindi na tayo maglalagay. Nilagay ko na rin yung pang-asim natin, no? Tapos, yan. Medyo hinalo ko lang ng konti. Pero, tingnan nyo yung sabaw, di ba? Tapos, naglagay din pala ako ng pepper. O, di ba? Para may sipa siya. Tapos, dahil malapit ng maluto, ginawa ko, nilaglag ko na yung mga bokchoy natin o petsay, di ba? Yan, tingnan nyo naman. Napakarami kasi ng petsay na nilagay ko kasi nasisira na lang sa rep namin. So, ang ginawa ko, hinulog na lahat, pati yung ceiling haba natin. Ayan o, tingnan nyo naman, di ba? Yan, sige! Halo, 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 katropa pits, halo, tingnan nyo naman, sabaw pa lang, ulam na. O, di ba? Masarap to sa mga malamig na panahon, lalo kung umuulan. O, di ba? Tingnan nyo naman, oh, ang sarap kaya. Pero hindi gaano, siguro mga 2 slice lang ako, okay na ako. O, tingnan nyo naman, di ba? Yun yung sabaw natin na walang kamatayan, sinigang. Kapampangan luto po yan, okay? Medyo kulang lang ng sahog, pero kung anong meron ka, dapat pagtsikahan mo. O, di ba? Tignan nyo naman. Maya-maya, hanguin ko na yan kasi para hindi ma-overcook yung gulay po natin. Mas masarap, medyo crunchy.